Intutuking programa Mituringan yang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari ka rin kaya nakanamanalbe. Ayo payaldo kabalen, abayan niyo ko, makikonek at makipagkwentuhan ka rin bisita tamang panlangal. Nanuman kaya kong gagawan, tara tukulangan niyo na pa at manalbe kening pisasabihan tamo. At ngayon po, ike katamong episode, i-focus tayo kening Giant Lantern Festival, maganap keng December 17. At kaya ang tabi tala po rin ng manimuna keng Giant Lantern Festival. Unaan ko na po yung chairman tamo, overall chairman, Mr. June Pineda. Mayapayabak! Mayapayabak kong Benny, mayapayabak ka rin kayang televiewers, kaning GNN Connect. Lawin nyo naman po yung chairman, kagwapo na, talaga namang pininghaman wandang pibuburi yan. At kaya betaya naman po yung kakatamong chairman ng GLF Souvenir Program, ERD William Beltran. Mayapayabak po. Mayapayabak po kay kayo, Tito Benny, at mayapayabak po ka rin pong taga-subaybay na po ng kikatamong programa GNN Connect. Wow, yun. Dakala salamat mo rin po. At pagsabihan tayo po at papagkwentuhan ng kikatamong chairman, Mr. Chairman, bila na kang bano mag-chairman kay GLF? Bali, itang may labas sa festival last year, although ay a competition exhibition niya mo, kaya Becky as co-chairperson ni Mr. Robby Hison. And then in the previous years, naging member na ako ng executive committee ang pokaring various working committees na ng Giant Lantern Festival Foundation. Talaga buri na kang buri ng siyudad, ne? Manungkulan, uling ikit na ning kaya kasipagan. Uwa, kasi ever since member na ako ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga, ikamiing kaagapay na ning siyudad. Kay Giant Lantern Festival yaman yan, kay Piesta yaman yan, kay Kaganapan yaman yan, kay Maleldo yaman yan, ikaming tatap na ning local government unit na ning San Fernando para manantabi karela at sumao. So, ang pwede mo sabihin na, Mr. Chairman, nagyang mika pandemic tamo, ay atino ko lang pamurin yung Giant Lantern, Aliya, tuloy-tuloy yung tradisyon since 1908, NEP hanggang ngayon, yung pang 114th year na. Ang ating pandemic, ingewa tamo, may invite tamong 7 barangay sa mag-participate. Although ay competition, gawa tayo mga exhibition para ay maputo itang tradisyon tamo. Wapin. Ardi, yan ka pa mong mag-chairman o papilan mo na yung banuang pa mag-chairman kayong GLF Souvenir Program? Apo, may kumpisa ako po ka rin. Alam mo yung surgeon mo rin. May kumpisa ako ka rin working committees. And then, nanyang pong 2020, may kumpisa ako pong maging committee chair kayong kikatamong media accreditation and promotions committee. And yan yung banwa, medyo at lula po kasing at lulang committees. In the previous years, ding emerged ng yan apin po itang souvenir program, media accreditation and promotions and marketing committee. O ito po yung tatalang tamang committee ng yan. So starting 2020. Nano yung gagawa na ng chairmanship yun, sir? Bali, yung main objective na po ng kikatamong committee, apin po itang promotions talaga para po mas marakal lang tao rin makabalok yung kikatamong Giant Lantern Festival. At saka itang pa mag-produce po yung kikatamong souvenir program for this year. Yung souvenir program tamo po, apin itang pamita mo ka rin kikatamong stakeholders at saka po ka rin kikatamong supporters. Balang memorabilia ya po ita, kaking nanumang kaganapan yung kikatamong Giant Lantern Festival for the year. So, orin na po, apo yung marketing and promotions, sampong media accreditation. Detang mag-cover po or mag-provide press coverage aking kikatamong competition night kaya December 17, ang po karet ang kikatamong exhibition dates. Mr. Chairman, pilan lang barangay din kaya bing ini kaya competition tam? Bali, this year, uling competition niya, may dagdag lang at low from the previous year sa ating exhibition tamo. Bali, apulo lang barangay din mag-participate. Gata ka apulong barangay. At tatandaan mo, nung saan ang barangay dyan?
Uwa, bali retang original amikiyabe last year in Barangay San Nicolas, in Barangay Santo Niño, Barangay Santa Lucia, Telabastagan, Barangay Bulawon, Dolores. Kalulot. Ali, in Dolores kasi eniya pa makiyabe. Yeah. Bali rin may dagdag kanyang atlong barangay mag-participate this year, in Barangay Dolores, in Barangay Del Pilar, ang popeng Barangay Pandaras. Barangay Dolores, Pandaras, at Del Pilar. Del Pilar. Ilang ba yung Makiyabe rin? Makiyabe. Pero dati nung Makiyabe rin? Wow, in the previous years, talagang dati nung Makiyabe, especially in Dolores, may mag-grand slam champion yan. Ang popeng Del Pilar kanita, mama niyang butya naman. Yung Pandaras, lately niya mong may Makiyabe. In promotion tamo, nanong makananong promotion, makananong pamag-promoting gagawa ng ngayon Giant Lantern Festival? Opo. Ngayon pong banwa, bukod kayong kakatamang traditional media, we heavily use also yung kakatamang pong social media in terms of promoting the Giant Lantern Festival. So right now, adakaltan na po social media materials posted all in many platforms po. Kalupa na po ng Giant Lantern Festival Facebook, King PIA Facebook pages, and even personal accounts, sa personal Facebook pages na po ng kakatamang partners. Thank you mo rin po kay siguro ka rin kakatamang local media like GNN TV 44 for supporting the Giant Lantern Festival not just in the previous years but also this year, especially Tito Benny. Balo ko tintamong ipalwal keni na TV advertisement or invitation na pong mayora pong kakatamong Execcom Chair si Sir June. Lumala po this week, hopefully. Marakal tamo po promotional activities sa gawan. Other than that, atin tamo mo naman pong kapihan at saka press conferences. Speaking of kapihan, ano pandanan mo nung kapila niya may kumpisa yung Giant Lantern? Uwa, may start siya 1908. 1908? At yun ang kanta? Ala ko pa naman. Deng pipumpunan ko, ilapang manalbiya kanita kaya ni San Fernando. Ating kang may ka-experience kang gawang sumaup man kareng lantern? Wa anyang teenager kami ring barkada ko uling itang gagawaken first cousin ke manemi ang sosopan itang bengi itang pang ganing aldona ikaming mamapil ikaming mangabit ka ring bombilya. And then at the same time after that during the competition or the exhibition makiabi kaming mag operate ka ring rotor kaya ni King Pascual Village pa kanita ne wa kay milipat siya King Bayong Palengke kaya King Narap Cathedral. At tandaan mo niyang magobra ka pa, niyang sasahob ka. Mga pilano mo kanita rin, Makiyabe? Ay, di taklamo kanita. Kung Benny, siguro mga walula mo hanggang siyam ding mag-participate ang barangay kanita. Alapang welding-welding ka rin parol kanita. Puros lang kawayan ang pong manali kami mo. Nang kaya mag-inang kami mong kaya. Alam rin mga kanita. Wapin eh. So, lanong difference na RD ning gawan tamo keng promotion at saka ita souvenir kitang milabas sa banwa at inyang pamagbayo? Every year po, every time na mag-produce tamong souvenir program, feature talaga itang participating barangays. So, atin tamo pong antita pa si Bayo ngayon, itang 10 participating barangays tamo, atin tamo pong feature karela. Kay ba't siguro, highlight namo po, kasi we're celebrating 15 years of partnership na yung Giant Lantern Festival po, is celebrating 15 years of partnership with CLTV and Robinsons for this year. So, another highlight na po ng Kikatang Souvenir Program is the feature stories on those. At in tamo mo naman pong Poesya, thank you Tito Benny for the contributions. Ditang contributions tamo pong poetry pieces, Kapampangan about Giant Lantern. So, dakalya po, lamnana naman po dito rin at kikatamang sponsors for this year. And at the same time po, at in tamo mo namang feature stories on the different tourist destinations po at kayo ni San Fernando na makaangkla po kay kikatamong pagiging home of the Giant Lantern. Then, Barangay Seni, at ilang tatanggapan subsidy from the government? Yes. Wow. This year, may dagdagan niya yung karelang subsidy from 150,000 last year. Gawa ng Bayong Administration headed by Mayor Bill Macaluwag at 300,000 per barangay. So, 300,000 per barangay yan eh.
So nung mapulo na rin, that's 3 million. Yung local government. Giant lantern. Pero ita sumambot ka rin, magkano na yung maning, miragdagan niya naman. O ita, speaking of the prices, miragdagan niya naman this year. Unlike 4 years ago, yung 2019, yung grand prize day is 150,000 pesos siya mo. Wherein, this time, gawa mo yung 300,000 pesos in grand prize. In grand prize. Yeah. And then second prize, 150,000. Third prize, 100,000 pesos. Okay. Pero, ating ka idea nung balang may itong giant lantern, magkano gagastos ang da? Actually, itang 300,000 na subsidy ng bibiyanan ng gobyerno, kulang ita eh. Hmm. So, yung gagawin na rin lantern maker sa mga pang barangay captain ng may itong baryo, maglumapit siya ka rin pa, may bale-bale, mag-solicit lang. Hmm. Magkano mo itang abiyanan ng may itong household, ito, matipon na rin ito, ilang idagdagdak itang pamanggawaking giant lantern. Usually, from 600 hanggang 1 million, mamabot siya yung itong tamang giant lantern. Palagay mo na mo, 600,000 eh. Oo. So, nung tinyan 300, kailangan pa rin pangitulan dito. Palwal. 300. Oo. Para lalo yung sumanting yung parol. Hmm. And then, karas naman karet ang premyo, they are not after the price. Talagang pantulan na rin, baryo-baryo rin lantern makers. Itang barangay pride na ilang manyambot during the competition. Then, kikatamu sponsor sa RD, atintama ka niyan, makaredy nala. Opo, atintama pong King Giant Lantern, execom tamo, atintama pong sponsorship committee, pero aking kikatamu pong committee, may invite tamo rin pong advertisers para po pang subsidize tayo kitang production tamo ng souvenir program. Hopefully, we'll get as much as advertisers for this year, pero marakakya po silatan lalo na po karing kakatamang regional aligned agencies, and hopefully positive naman po yung feedback karela. Sana makarakal tamo po, kasi importante po Kenny ito Benny is to sustain the tradition talaga. Sustain tayo po yung tradition tamo ngayon para po din kaya nakanta mo at least niya tinlabang inspiration akit pa for the rest of their lives, because ing maulaga naman kini kaya katamong Giant Lantern Festival e tayo pebo rin. Even during the pandemic, kinuli tayo pa mo rin. Ining souvenir program tamo, RD, kapila niya lumuli ni? Kamiya tamo po kitang week naman na mismo, kasi December 17 yung kikatamong festival opening night. So, siguro two days before that, lulwal na yung kikatamong souvenir program pag-distribute ta nala. Pero on the day itself, atin tamo mo rin pong ibiye, lalo lang po ka ng kikatamong judges sa po ka ng kikatamong bisita kitang opening night ng kikatamong festival. Habang ito po rin judges, nino pong in charge kayong pamamumira, kayong karening judges tamo. Mm-hmm. Atin tamo pong separate working committee for the judges na pwede pong pamag-invite and pamag-top. Pamag-invite ka rin pong kikatamong judges. Paano mo na niya pong Sir Jim Jimenez, itang kikatamong sponsorship, judges committee. Sige, pisabihan tala po ta, rin niya iliwa pong event sa Malyari, kening Giant Lantern Festival. Pamagbalik tamo, nakaltapa pipangkwentuhan niya po. Eko po mama ko, kayo Manalis Channel, magbalik kayo pa ing GNN Connect! We're gonna make it great, let's make every day a great, great day. Faith and pizza is just a tap away. Pizza Hut and Pizza Hut and fresh, yeah. Pizza Hut makes each day great, yeah, we're gonna make it fresh. We'll make it fresh. Pagbalik ka po ang kakatamong programang GNN Connect, at kaya ba itala pa po rin ang chairman ng GLF 2022 at ang chairman ng GLF Souvenir Program. Po. Nandin po apagkwentuhan tamo din ng judges sa kinuha tamo. Sir, no ka rin manibatan din ang kakatamong judges?
Okay po. Bali ring judges tamo po for this year's edition ng Kikatamong Giant Lantern Festival. Atin tamo pong pito na maging judges po kay Kikatamong Competition Night. And then pong judges areni, metapla uling kayat ng karelang backgrounds, karelang personal and professional backgrounds na talagang makaangkla naman po kay Kikatamong Tourism, Arts and Culture. So atin tamo pong judges that will come, who will come from the fashion sector, who will come from the culture sector, and then aliwa po diplomat na. Oh, talaga naman. Baka na ano yung setup na ng Giant Lantern Festival, Mr. Chairman? Baka na ano yung, nung manalbe ka, baka na ano, ating entrance, ating wow. Tickets, Ken? So, bali this year, kami mag-provide tickets karing manalbe na mong kabalenta mo. Bali, on a first come first serve basis siya ni mag-provide tamong 4,000 seats and then ibat na may fill in dito. Then nga liwang late na datang, tikdo na lang mo kahit ang gulot. So ati pa mo rin kaya luklukan, watch ka, itang luklukan na ito. Atin niya pa mo rin social distancing and then i-encourage mo rin din manalbe na mag-sulod ng face mask pa mo rin. Kasi, so, bilang laretang chairs sa bali, 4,000 chairs. And then another 500, karetang kikatamong bisita naman. Mm-hmm. Ang po karetang membro na ng executive committee, ang po pang working committee. Mga, more or less, RD, mga pilan kaya ang maging bisita tamo ngayon ng Bandung IT? Seated tamo po kasi, yung target tamo for seated audience is 4,000, sabi mm-hmm. natin pong Sir mm-hmm. June. Pero tintamo kasing standing audience po, bukod ka rin seated tamo. So, more or less, yung kikatamong space for this year could accommodate up to 8,000, Sir John, right? 8,000, including the standing and the seated audience. Pero itamupin, sabi na, pinreiterate ni mo, Tito Benny, na karen pong tumagong kay kikatamong December 17 festival opening night, encourage na kayo pa mo rin po sana na manyulod face mask uling atin pa rin pong COVID. And at the same time, tang social distancing, may maintain tayo pa mo rin. Atin tama pong separate committee to look into that. Siguro, Tito Benning, importante mo, kasi given the limited space that we have for the festival opening night on December 17, Ken Robinson's, denging aliwang interested po naman Alben, lalo na po nung medyo marayo kayo tuknangan mm-hmm. King San Fernando or King Manibat kayo kung aliwang lugar, pwede yamo rin pong ILBN yung kikatamong festival competition night, king kikatamong pong live telecast and of course karen pong live stream tamo king Facebook. Mr. Chair, no ko rin maghanapin ng Giant Lantern Festival 2022, no ko rin din venue tamo. Bali, maghanap yung ini King Robinson's Terminals Pampanga, King December 17 at 6 p.m. And then after that, from December 18, at tinamo pong exhibition hanggang January 1, na maghanap mo rin King Robinson's Terminals starting 6 p.m. hanggang 8 p.m. kanina yung exhibition. Arde ba yung mag-umpisa yung Giant Lantern Competition? Naano pa mo yung makareding program? Part na po ng kikatamong pre-program, kikatamong pong edition for this year. Kalupa na naman ng mga labasan pong banwa, may kamisa tamo po prior to that, prior to the actual program. Pero ganapan niya pong yan yung kikatamong misa kayong pong Tito Robinson's Star Meals. Pero maka-live live stream naman po yung misa ngayon. Kita naman pong program proper tamo, bukod po kitang competition competition proper, at may kaditaktamo mo rin pong cultural presentations ka rin. Mm-hmm. Kitang kikatamong competition mismo, ating banda? Atin, may invite siya yung Lumanog Band. Lumanog Band. Oo. Ang po paretang songs sa gamitan kita mismo pamamagi, karetang parul, karetang lanterns, at hindi na kayong ikuha ka rin. O, bali, yung tugtog kanyan karetang competition, yung Lumanog Band mismo, yung tukyan na rin karetang Giant Lanterns. Aliwan eh, dati yung Lumanog Band, karetang katang bandang taulin eh. Oo, karetang third round. Oo, karetang third round. Yan, itang first round, detang
kanya-kanyang lantern, ila mo rin mamili. Wow. Itang first and second round, ating lang appealing songs patugtugan da during the first and second round. Kasi yapin nila lawen da ita ni Darren Judges, ne? Wow. Biasa lang, tuki. Kitang music. Na nitang music. Wow. Pilan lamong bulbs per lantern, eh? Bali, in Barangay Affairs Committee, miglaan niyang maximum at 10,000 bulbs 10, per giant bulbs? Lantern. Wow. Karakaldan eh. Minimum of 8,000 niya kanina. Minimum of 8,000 wow. bulbs. Wow. Itang nanulagita, Mr. Chair. Rotor. Rotor. Itang padurot. Mm-hmm. Kasi nung 10,000 bulbs la rin, so itang rotor, kailangan natin niya naman. Wow, usually, yung isa sa king rotor ketang metong atrak, hanggang maximum at 12 rotor. And then, detang mag-operate kanita, labi laring at 1 tao. So, muli mo sabihan, detang rotor, dakala. Eya mo metong. Eya mo metong, pambeni. Dakala, uling dakala play. Hmm. Gagawan ng giant lantern, nanyapin, mag-provide lang hanggang 12 pirasong rotor. Lawin mo na ni. Kanya pala. Nung itang rotor, balang may itong rotor, atin niyang driver. Atin niyang driver. Oo, atin niyang manibela. Oo, niyang manibela ito eh. Pero, nanula rin itong gagamitan ka rin? Ita, yung kakatamong lantern makers, load school pa mo rin yung gagawan da. Ito yung pagmaragulta mo eh, edi apakyapusan din aliwang bansa yung gagawan tamong giant lantern na yan. Paperclip ya mo. Watang kay kanita, itang rotor aman wanta mo, atin yung makabalot na papel. Hmm. Watang kay kanita, atin lang bakbakan, ilako kitang papel, para po itang tinudya itang paperclip, sisindihin sulu. And ito lang, hair clip yan eh. Retang gagamitan na. Retang hair clip. Wah, hair clip lang. Malamot ilang buntok dito eh. Wah. Patsya, tinudya kitang rotor alang balot na papel, kani tayo misin dyan yung sulunan. Balo mo nung ninong may ka-discover ka rin. Ali ko na matandanan. Pa-search tayo kang Ching eh. Uwa, pa-search tayo kang Miss Ching Pin. Sir Ardy, then yung kikatamo judges ready nala. May inform nala, may confirm lamungan. As soon as the exec compo is may convenya, may start na po ng kikatamong working committee. So we have 11 working committees for this year. May itong yapin po ito ka rin judges committee. And I think may kaparati na so far, as of our last meeting last week, there were already 4 who confirmed. Wow. Out of the 7 which we invited already. Siguro Tito Benny, may itong namo, nung malyari nila namang i-promote kasi kitang December 17 po, very limited lamo po rin yung audience sa accommodate namo. We can only accommodate up to 8,000 and via live stream namo all the rest po. Pero atin, may ka-exhibition dates namo mo rin po. Tito Benny, if I may na lang na i-promote mo nila rin po na rin exhibition dates. Mm-hmm. Bagit na no, kung Sir Jun nandin, December 18 to 23 po, Kenya pong Robinson's Star Mills. Kaiba December 24 po, Kenya pong Poblacion, King Barangay Santo Rosario po, King Ciudad San Fernando. December 25 to 28 po, mibalik niya po King Robinson's Star Mills, Pampanga. And then December 29 to 30, Kenya pong Markimol. And then, January 1, 2023 po, Kenya po Pasibayong Robinson's Star Mill. So, oriata po rin aliwang dates. Pwede tamong puntalan para po maka-witness tayo po yung Giant Lantern Festival ta for this year. Oh, nung banda kayo Sindalan, karin yun na Alben, nung banda kayo Palengki, Kenny Santo Rosario, Kenny Ngarap munisipyo siguro. Apo, yan. Nung mailig na ko mag-shopping, kay Markimol, kay Batubig Shopping. Manalbe ka na eh. Ante mo yung Mr. Chairman, nakalapag shopping. So, in point tamo ka rin po, Tito Benny niya, po-promote tala rin yung exhibition dates tamo. In punto tamo mo po, itang etamo mo December 17 na ILBN, witness itang festival tamo, nung 2 weeks, practically 2 weeks siya po, yung kikatamong festival Mandariang. 2 weeks, kingaliyaliwang lugar. So, nung etamo po available on the festival opening night, King December 17, December 18 to January 2023 po, atin pa rin pong exhibition dates. Oh, kasi hanggang after Christmas, muri rin pa muri ng Alben,
Chupa mo rin kay Facebook yan. Uwa. Siguro, chupa mo rin kay YouTube. Ne? Uwa. Sige, tsaka, Mr. Chair. Tsaka rin ang manalbeta mo, i-encourage nila pong, na kayo magdalang backpack, magbakal kayo, kasi, yung pong festival ay ni, mag-provide kami pong 40 food booths, kilog na puning venue. Anya, pwede lang pong mangan ka rin. E nala, lungwal para muntaking mall, ilapit mo na po karela mismo, red ang food pero booth. Dapat sali ito. Uwo naman, syempre. Ota! Ota! Hindi na napama nga na sabihin nyo na mukhang chairman. Dali naman. So, 40 boots la po rin. Miyayaliwang pamangan ng kem. Miyayaliwa. Uwa, miyayaliwa. At sana, hindi nang kaya katamang... Ay, pero, ito sana pipa nga rin. Dahil, alam ang halat. Ay, ali, yung committee mag-provide talagang mismong basurahan para ka rin na mismo yugse yung karelang basura. Ardi, makanaano po ko. Ayun kaya naman, nung misalang muntaking gulot, nga rapin, atin tamong sapat na toilet? Epo, makakalat lang po kung kaya tamong festival site, dito kung kaya tamong portalet. So, ala tamong pong problema nung sakali man po na we will need na the use of ano po, toilets po. So, makakalat lang po all over the place kung kaya tamong festival opening night. Mr. Chair. Oo. Maumbira ka nung bantam. Muntala, manalbela kayong TV, manalbela kayong FB, o bisala muntang personal kayong venue, yung kaya katamong Giant Lantern Festival. Oo. Agkatanda kayo po, manalbe. Abayan nyo kaya po, King December 17 at Robinson Star Mills, alas 6 na puning bengi, may kitikita mo po ka rin. Takal pong dakala, salamat. Kita mo rin oras sa ita, kay Batning competition. Ma-announce la rin ang winners? Uwa. Ma-announce na rin winners during the competition. Sir, bukod ka rin ang cash prize tamo, atin tamong pamihaliwang premyo o token, ka rin kaya tamong, alimama ka rin ang MNI kuwa, atin lang mo rin tangkapan. Opo. Actually, Tito Benny, no, ito mo pong subsidy na bingyan ng kikatamong city government, Maragul niyang bagay para po ka ng kikatamong participating barangays. Pero kita pong competition night mismo, bukod po ka ng major prizes tamo, at yung tamo mo rin pong ibiya, agyan makapanano ka rin tapong manyambot a participating barangays. Pero siguro in masanting mungin, yung banwa ngayon ni sabi natin pong Sir June, bigger prizes. Na kaibat bigger support. Hmm. So, hopefully, we'll get a bigger show for December 17. Okay. Atin lang namang trophy. Opo. Atin pong trophy, just like in the past years po, mayroon pa rin pong trophies to all. No? Aliwa mo ka retang major prizes po. Sir, mag-umira ka. At saka retang sponsors tamo. Wala rin mo bang kita nung Pasibayo po ne karen pong kay ganaga na Kapampangan ang po karen Kapampangan po king buong king mabilugay ato nung nukaring koman po agatanda ko kung Pasibayo na tangkilikan tayo pong kay katamong tradisyong Kapampangan tradisyon ng Fernandino yung kay katamong pong Giant Lantern Festival 2022 ang maganap po king Robinson's Star Mills king December 17, 2022 yung kay katamong pong festival opening night at yung tamo mo rin pong exhibition dates manibat po king December 18 hanggang pong January 1, 2023, karen pong miyayaliwang lugar yung kikatamong syudad. So, panyoke po, tangkilikan niya po yung kikatamong tradisyon yung Giant Lantern Festival. Ay, last na mo pala, Ardy. Baka nanula rin itang accreditation, karen media. Kaya kaya tamo pong media accreditation naman din pong interesadong media tamo na local media or national media, pwede tamo pong makipag-coordinate kaya tamong committee or kaya tamo pong city information office. Anyang December 1 po, anyang December 1, pepalwaltaan niya pong kaya tamong media accreditation guidelines and registration form. So, hopefully, makadakal tamo pong media na mag-cover kayong kikatamong December 17 ang pupukaretang kikatamong festival exhibition dates. So, kaya tulangan po kitang guidelines kung so makanano po yung dapat gawan ang po nung nanulat po ring requirements. Pero simple requirements po, one by one photo, at saka po yung kayo mong
contact number. O, tatin ka mo rin i-greet Mr. Chairman. Then kaya be mo kay kay Awa, pasalamatan ko na rin kaya be ko king Execom, then king working committee, especially ring members da ring Rotary Club of San Fernando, Pampanga, headed by our president, Leo Villacruzis, and then yung ka na akong co-chairperson, na iya mo rin physical arrangement chairperson ni Engineer Alvin A.Y. Mendoza, ang po pa i-hill pamandanan chairman na ng Barangay Affairs Committee. Dakla salamat kayong support ng binyeyo. Mayroon tamo po, mikawakawani, pasalamatan ko lang din maon ng tabi kayong kikatamong programa, Pizza Hut SM City Pampanga Branch, Ms. Jack Suma and Sir Normar Policarpio, Dr. Elizabeth Ocampo Canlas of Angelina's Optical, Sir Andy Ramos for our backdrop, at the late Sir Andy Bondoc for our copper bonsai. Dakal pong salamat king dinake yung panahon kanitin programa. Pag nasan mi po na adakayan da kayong kabaluan at informasyon, kapamilatan rin kaya katamong bisita. Hangga po, king tutuking pa mi katagon, mikit-tikit tampa si Bayo, kenibuking GNN Connect!